Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, tuluyan na nga ang nakatakas sina Edwin, Kidlat at Teban sa tulong na rin ni Marcing at Nita. Wala na silang nagawa kundi patakasin si Edwin bago ito ay binuwian nila sina Jacobe at Samonte dahil sa pagtatarantado sa kanila. Tinawagan naman ni Sibrino ang kanyang mga tao at napag-alaman niya na hindi na tuloy ang hearing dahil nakatakas ang mga ito. Iginit ni Ramon na lalong iniligay ni Edwin ang kanyang buhay sa peligro dahil ngayon umano ay pugante na siya at wala na umanong maniniwala sa kanya kahit anong sabihin nito. Nilapitan naman ni Jacobe at Samonte si Namang Marcing at Aling Nita. Kinestyon nila ito kung saan galing at gusto nilang makipagtulungan ito sa kanila. Sa oras umanong makipagkita sa kanila si Edwin ay agad na ipagbigay alam sa kanila. Dahil pag pinagtakpan nila ito ay madadamay sila sa kaso. Duda nga ang dalawa sa mga sinabi ni Marcing at Nita. Sa kabilang banda, tinanong ni Don Julio si Olga kung saan ito galing. Palusot ni Olga na may nilakad siya at nakipagkita sa posibleng mga bagong supplier at napag-alaman din ni Olga na mag-isang nag-deliver si David sa mga kliyente. Batid niya na malapit nang makuha ni David ng buong buo ang pagtitiwala ni Ramon. Sa kabilang banda, inutos ni Colonel Suarez na huwag tantanan si Roy dahil sindikato ito ng droga at sigurado ngang may alam ito. Nakaisip naman ang paraan si Rigor na kailangan silipin nila ang mga records ni Espinas at ibang opisyal ng koreksyonal dahil sigurado umano siya na wala pa sila sa NCIP ay marami ng katarantaduhang ginagawa ang mga ito. Dumating na rin nga sa eksena si Senyora Bitina. Matapos niyang magsimba ay nakakita nga siya ng tagabahay Ampunan at nagbigay siya ng donasyon sa foundation ng 1 milyon. Matapos ito ay namakyaw siya ng mga paninda sa Quiapo na siyang ikinatuwa ng mga taga roon. Wala siyang kaalam-alam na minamanman na siya ng 2 holdapper hanggang sa makorner nga siya ng mga ito. To the rescue naman si Tinding at hinabol ang lalaki na may dala ng bag ni Bitina. Sobrang tapang ni Tinding dahil hindi siya nagdalawang isip na makipagbakbakan sa mga ito gamit ang kanyang lanseta. Kung kahit labis-labis ang pasasalamat ni Bitina, ibinigay nito ang kanyang calling card kay Tinding ngunit itinapon niya lang ito at sinabing hindi naman kailangan. Pinulot naman ito ni Noy dahil baka kailangan mano balang araw. Dumako naman tayo sa koreksyonal. Sinabi ni Celso sa kanyang mga kasamahan na mali ang pagkakakilala niya kay Tanggol. Matino pala at may prinsipyong tao ito. Kung kaya't pinagsisisihan niya na ang hindi magagandang pakitungo niya dito ng mga nakarang araw. Sinabi naman ni Tanggol kay Enteng na handa na siyang pumatay at handa na rin siyang mamatay. At ang mga dapat nating abangan ngayong Miyerkules, mababalitaan ni Rigor ang bigla ang pagpapalipat ni Lena. Dahil may rason si Lena at ito nga ay ang kanyang pagladalang tao. Habang sa pagbalik naman ni Ben ay agad niyang hinanap kay Lucio si Supremo. Kung kahit iginit ni Lucio na wag nang mababanggit ni Ben ang pangalang Supremo. Kakastiguhan naman ni Espinas si Bong at ang grupo nito. Iginit ni Espinas na walang kadala-dala si Bong dahil idinamay pa nito si Celso at si Bubbles. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabay-sabay natin itong aabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel ay sana'y huwag kalimutan mag-like at subscribe. Pinutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya!